Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto na. May bago na naman tayong natutunan, kaya isha-share ko sa inyo. Ito ay isang panibagong paraan na naman ng propagation na maaari nating gawin sa ating mga halaman. So stay tuned po. At bago tayo magsimula sa ating topic, konting shoutout po muna. So shoutout po kay Ma'am Erlinda Navarro from GMA. Belated happy birthday po kay Ma'am Erlinda. And shoutout din po sa Hebron family of Carmona and Sitio Latag Restaurant. And Miss Ellen Ferret ng Alabang, shoutout din po sa inyo. Ganun din po kay Miss LCU of Malolos, Bulacan. And shoutout din po kay Miss Cathy Damanais and kay Miss Nikki Kong of San Pedro, Laguna. And shoutout din kay Miss Apple Diamzon Pelayo of Tondo, Manila. And thank you very much po sa pagbisita at sa palaging panonood sa Greenyard TV. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andi dito sa screen yung aming complete address. So ito na nga, i-share ko sa inyo yung panibago nating natutunan. Ito ay turo sa akin ng matagal na kaibigan na ng aking tatay. And proven and tested niya na yung propagation na to, especially sa mga philodendron. So yan yung gagawin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang gagawin nating propagation dito sa mga philodendrons. Kasi base sa kanya, ang success rate nito ay almost 100%. Lahat ng pinropagate niya na ganito yung ginawa niya ay kumbaga 0% yung root rot, yung pag-suffer ng halaman sa root rot, at siguradong nabubuhay. So yan yung ating susubukan, yan yung ating gagawin ngayon dito sa ating vlog. Ito yung ating isang ipopropagate. Ito ay yung silver sword. And itong silver sword na to, ayan, makikita nyo, ganito yung mangyayari sa mga silver sword ninyo na nabili. Ito yung dahon niya. Yan, kapag ka nagmamature yung dahon niya, nagiging ganito pala. And hindi siya ganito lamang. So yun, nasa bahay, unti-unti lumalaki na siya. At eventually, magiging ganyan yan. So kukuha tayo ng pwede nating ipropagate dito. And ang nakikita ko ay etong portion na to. Since maganda na siya kasi may aerial root na, cut natin siya dito. At yan yung ating kukunin. Kasi ito, kukuha lang nila dito. Oh. So dito tayo puputol naman ngayon. Yan. Okay. So, ayan ay nakaklip pa pala siya. So, tanggalin natin dito para hindi masira. Iyon. Ito na yung ating nakuha. Hindi mo sasabihin na yung kumbaga talbos pa lang or mura pa. Although may possible siyang bago, kasi syempre pagka naman nagpo-propagate tayo or kukuha tayo ng cuttings, lagi talagang ibabaw eh. Bukod doon, may mga mature na dahon na rin naman kasi siya, kaya okay na siya. Kukunin ko din sana itong isang to, kaya lang, ayan o, iisa kasi yung dahon, so pabayaan na muna natin siya. Okay na muna tayo dito sa isang to. Kukuha na lang tayo ng iba pang halaman na pwede nating ipropagate. And nakikita nyo naman, ayan, may aerial root na. Mas safe kasi, mas okay kasi pagka ang kukunin natin ay yung ganito ng may aerial root. Ibig sabihin, medyo nag-mature na yung halaman natin. And ito, kukuha rin tayo ngayon sa ating tetrasperma ng ating ipopropagate. So, dito tayo ngayon kukuha. Ito, yan. Kasi ito, talbos na talbos pa siya. Although may aerial root na, pero para mas safe, dito tayo bumawas. Kunin lang natin ang ating cutter. Okay. Ito na yung nakuha natin. Try natin kung makakakuha pa tayo ng isa. And ito pa yung isa, pwede natin itong putulan or bawasan. Makikita nyo naman, ganun din. Ito yung una, kaya lang medyo bata pa talaga. Makikita ninyo, sariwa pa itong dahon niya. Oh. Kalalabas lang ang bagong talbo. So dito rin natin siya puputulin sa pangalawa. Ayan. Okay. And ayan, since nakakuha na tayo ng ating ipopropagate, ano ang gagawin natin? Saan natin siya ipopropagate? At ano yung mga kailangan natin gamitin para matapos natin yung propagation natin? And ang kailangan lang natin, syempre, yung pot na paglalagyan at saka yung moss. So wala tayong kahit na anong idadagdag kundi moss lamang. Yun yung gagamitin natin na parang pinaka-alternative dun sa soil propagation na ginagawa natin. So ito, moss yung pinaka number one material na kailangan natin dito. And since kumuha na lang tayo pala ng ano, ng paso na gamit na, kasi dito naman natin siya pahugatan. And makita nyo naman, maganda naman yung kanyang drainage holes, kaya
tatagos yung ating ididilig. Hindi siya maiipunan ng tubig. Kapag bumili kasi tayo ng mosa yan, ganito ang itsura niyan at saka tuyo. So bago natin siya gamitin, ibababad muna natin siya sa tubig. And dito meron tayong isang tabong tubig. At dito natin siya ibababad yung ating moss. Yan. Kasi dry talaga yan eh. Sobrang tuyo. Tuyong tuyo. And yun nga, medyo may kamahalan itong moss pala na to. So yan. Pagka nababad na natin ganyan, kukuha na tayo ng pasong paglalagyan. So mas maganda kung halimbawa magbababad na kayo ng moss bago kayo kumuha ng cuttings ninyo. Para yung moss na, eto, itong, para nakaprepare na yung moss na gagamitin ninyo. Kapag halimbawa nakakuha kayong cuttings, ready to use na kasi naibabad nyo na siya doon sa tubig. And yan, walang kahit na anong halo etong tubig na to. Moss lang talaga na ibinabad natin. At pagkatapos, since bubuhayin pa lang naman natin, at pauugatan. Kasi ang moss, medyo may kamahalan yan kung bibilhin natin. Kaya para makatipid tayo ng konti, mas maganda kung small pot lang yung gagamitin natin. Katulad nito. Ayan. So, small pot lamang. Kasi papaugatan pa lang naman natin eh. And kapag may ugat na siya, at kailangan na natin siyang iripat, so, tsaka natin siya ilata-transfer sa much bigger pot. So, antayin nyo lamang itong moss nyo. Mag-itay lang tayo ng hanggang 10 minutes para at least talagang babad na babad yung ating moss. At pagkatapos, pwede na natin siyang gamitin. Lagay na tayo ng moss dito sa ilalim para hindi naman nakasagad sa pinakailalim yung ating halaman. Pagkatapos, ang gagawin lang naman natin dito sa ating silver sword, ang gagawin natin dito, babalutan na natin siya ng pinaka-moss mismo. Huwag natin siya isiksik dito sa pinaka-paglalagyan niya sa pasok. Then, after that, tsaka natin siya sisiksikin o lalagyan ng moss pa hanggang sa mapuno. Kaya mas maganda, mas advisable kung mas maliit yung pot na gagamitin natin para hindi masyadong matakaw sa moss. Kasi pagka malaking pot, since pinapaugatan pa lang naman natin, marami tayong magagamit. No need na sa dilig yan, ha? Syempre, nakababad na sa moss yung ano natin eh, yung ating pinaka-moss. Nakababad na pala sa tubig yung ating moss. Punuin lang natin, and kita nyo naman, eksakto lang din sa ating philodendron silver sword yung pinaglagyan niya na pot. And ito, ang ano lang natin dito, ang pinakagagawin lang natin dito, since wala nga siyang kahit na anong halong rooting hormone, and sabi, mga 2 to 3 weeks, may ugat na yan, magiging established na yan, so yun yung titingnan natin. At pagkatapos, ang lagi lang nating tatandaan at iiwasan, huwag nating hahayaang maging totally dry itong ating moss. So yun yung pinaka-advice sa akin, huwag mong hahayaang matuyo yung moss na inilagay mo. Kasi doon maaaring mamatay o pumangit yung halaman na ipinropagate mo. Tapos na tayo sa silver sword. So, iintayin na lang natin siya. Kita nyo naman, kumakatas na kasi madaming holes itong ating ginamit na pot. So, ito itatabi natin. Set aside muna natin itong isang to. Pagkatapos, lipat naman tayo dun sa ating tetrasperma. Ito yung ating tetrasperma. So, ito yung aerial root niya. Ito yung isa. So, ito, ayan, kaya kinuha natin na medyo mas mahaba, mas safe. Pa, kasi masyadong mura itong nasa pinakaibabaw. So, isinama natin itong isang to. So, ganun din yung ating proseso na gagawin. Set aside natin to. Kuha tayo ng moss. Ayan, may nakaprepare na tayo dito. May nakababad na tayo sa tubig. Lagyan lang natin ng konti sa ilalim. Pagkatapos, babalutan na natin siya. So, no need na po ha, sa rooting hormone. Kailangan natin kailangan lagyan ng rooting hormone itong ating tetrasperma o itong ating pinropagate na to. So, ibig sabihin lang nito, talaga napaka-effective ng moss pagdating sa propagation. Kasi diba, may mga video, may mga vlogs din naman akong ginawa. Kadalasan nga lang, yung ginagawa kong yun ay more on ano tayo, air layering yung ginagawa ko o yung markot doon sa mga halaman na ginagamitan natin ng moss. Katulad na lang nung sa rubber tree. And nung pinag-iisipan ko siya nung isang gabi, kaya pala ka ako talagang magandang gamitin ang moss dahil yung rubber tree, even yung dahon, kung napanood niyo yung vlog ko na yon, katulad nito, ayan, even yung dahon na inilagay natin, kasi may mga nakikita nga ako, nag-research ako na dahon lang daw, nagkakaugat, although hindi naman magiging puno siya, nagkaugat siya at makikita mo na hindi nalanta o namatay yung ano niya, yung pinakahalaman niya, yung pinakadahon niya, at tuloy-tuloy siya sa pagkaugat, nakababad lang siya doon sa moss na nilalagyan natin siya palagi ng tubig. So yun nga, nakaano siya eh, nakababad talaga siya sa tubig eh. And yun, kaya pala very effective itong moss.
So, kaya pala yan ang laging ginagamit pagdating sa mga air layering. So, yan. Ang kaganda mo dito, kahit yung isang aerial root dito sa pinakaibabaw, natakluban din natin ang moss. And, katulad nung isa, huwag nating hahayaang matuyo. And, mo-monitor natin to araw-araw kung ano yung magiging progress niya. And, ito pa yung isa nating tetrasperma na itatanim. Kunin natin tong ating binabad na moss. Lagyan natin yung pinakailalim muna. Pagkatapos, kunin natin itong ating genie. Monstera genie. So, yan. Kita nyo, binabalutan natin ang moss. Parang katulad lang din ng ginagawa natin kapag ka tayo ay nagpo-propagate ng aerial ng markot o ng air layering. Tapos, tsaka natin siya sisiksikin ngayon para hindi siya gumalaw. Nung una, akala ko, ano siya, hindi niya ma-hold yung position niya. Pero oo nga pala, kasi hindi ko pa siya nababasa. So, yan. Siguraduhin nyo lang na nakababad muna yung moss nyo, ha? Kasi hindi nyo rin ma-hold ng ayos, hindi nyo maibabalot sa halaman yung inyong moss kapag ka hindi siya basa. Kaya talagang ibinababad muna. So, sabi sa akin, kahit walang rooting hormone, kaya hindi ko na siya nilagyan. Pero, hindi naman makakasama kung lalagyan nyo ng rooting hormone. Mas makakatulong naman din siguro yon kung halimbawa, lalagyan natin ang rooting hormone kasi yung ginagamit natin o ginagawa natin kapag nag-air layering tayo, nagmamarkot, may rooting hormone eh. And mas maganda sa tingin ko kung halimbawa yung pot na gagamitin nyo, yung ganito, na pagtataniman ninyo, may nabibili naman kasi nito na transparent para makikita nyo kung ano na yung progress dun sa loob. Hindi nyo kailangan bunutin na or hugutin. At least yun, talagang mananotice nyo na talagang, aba, may ugat na siya kasi transparent. Yun nga lang, hindi kami nagkaroon eh. As much as possible, kung halimbawa magbababad kayo ng moss, kung mapaghihiwag-hiwag nyo, mas maganda. Kasi minsan hindi nakaka-penetrate yung tubig eh sa moss. Kaya yun na rin yung reason kung bakit ibababad mo na siguro mga 10 to 15 minutes para sure na talagang basang-basa yung moss na gagamitin nyo. And yun, mas maganda yun nga yung clear na pot kasi lalo na sa mga rare plants na inyong ipinopropagate para hindi naman laging na nagagalaw yung ugat niya every time na i-check nyo. Eto, ang gagawin naman natin dito, titingnan natin kung, halimbawa, kung established na siya, kung okay na siya. Yan, pagmamasdan na lang natin. Tapos kapag mapapansin nyo naman yung sa halaman eh. Kapag sa tingin nyo naging healthy na yung halaman, ibig sabihin lang yan, tiyo-tiyo na siya nagkakaroon ng panibagong ugat. So, ito, yung dalawa, na ilubog din natin yung isang aerial root, kaya okay na okay siya. At ito ay ating maantabayanan na lang at babantayan. So, ayan, tapos na tayo. Sa ngayon, ito muna yung ipopropagate natin. Pero eventually, sa mga susunod na araw, gagawa naman ako ng, or magtatry naman ako nito sa mga ibang klase ng halaman, sa mga hindi philodendrons. Kasi sa tingin ko, effective siya kahit hindi naman philodendrons yung gamitin natin. And ito, antabayan na lang natin or babantayan na lang natin yung ating ginawa. Ayan. And ang monitor lang naman ito, ang checking lang naman ito ay yun. Check nyo lang kung moist pa ba, may moist pa, basa pa yung moss na inilagay natin. Wag na wag hahayaan na matutuyo kasi syempre hindi magiging established at maaaring mamatay yung ating mga itinanim. And kasi nga, kaya naman siya very effective ang moss kasi kaya niyang mag-keep or mag-maintain ng moisture sa kanya. At the same time, hindi rin siya nag-i-store ng too much water. Hindi rin siya nag-hold ng too much water. Kaya hindi siya prone, yung mga pinropagate natin, hindi siya magiging prone sa root rot. Kaya yun yung isang maganda. And make sure yung pot na gagamitin natin, check nyo palagi, maganda yung kanyang drainage holes. Marami para hindi talaga maiipon kahit sa ilalim yung tubig niya. So yun lang yung mga dapat nating tandaan. And maghihintay na lang tayo ng 2 to 3 weeks. And tingnan natin kung ano yung magiging progress nitong ating mga pinropagate. At isa pa nga po pala, huwag nyong hahayaan na ilagay sila or huwag nyo siyang ilalagay sa mga direct sunlight. As much as possible sa filtered sun or dun sa mga bright but indirect sunlight na spot nyo siya ilagay since ini-establish pa lang natin itong mga halaman na to. Kasi maaari talaga or talagang masusunog yung mga dahon niya kapag inilagay natin siya sa spot na tinatamaan ng direct sunlight.
yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.